at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating demosyon. Purihin ang Panginoon. Pagsamo ng bayan mo, Viva po ang Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Hipan ninyo ang trompeta, ibigay ang hudyat sa Sion, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakapal na balang.
tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, puon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Iyong hinatulan yaong mga hentil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupa'y pinawi mong lubos. Itong mga hentil nahulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli sila. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Magsitayo po ang lahat. Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nagilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba pa namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ay suma sa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y
nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul. Sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyo na mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin ito sa sarili, "Babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan." Pagbabalik, ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno sa inyong lahat. Palakpakan muna natin at tayo'y magbigay ng papuri natin sa ating Panginoon. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ito yung mga nasabi ni Jesus sa mga taong hindi naniniwala at tumatanggap sa Kanya. Sa kabila ng kabutihan at kadakilaang kanyang nagawa. Kanino ka ba panig? Kanino ka ba kakampi? Sino ba ang iyong kalaban? Sino ang iyong nilalabanan? Magandang makita natin po ito. Ano? Hindi totoong dapat neutral tayo. Hindi po totoo yan. Kapag wala kang pinapanigan, sino ang iyong kinakampihan? Kapag wala kang nilalabanan, ano ang iyong pinaglalaban? Alam niyo po, sa ating ebanghelyo, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, naggilalas yung mga tao, namangha yung mga tao, nabilib yung mga tao. Pero may ilan sa kanila ang nagsabi na si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay kay Jesus ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Tingnan mo nga naman ano? Tingnan mo nga naman ang ilang tao. Gumawa ka ng mabuti, hindi na nga tinanggap o pinaniwalaan, inakusahan ka pa ng masama. Nakatagpo na ba kayo ng ganyan?
yung pinakitaan mo ng kabutihan, hindi na nga nagpasalamat, inakusahan ka pa ng masama. Ikaw pa ang masama. Ikaw na yung nagmagandang loob. Sa huli, ikaw pa ang pinag-isipan ng masama. Noon man at ngayon, realidad po ang ganitong klase ng mga tao. At hindi na katakatakang gawa ito ng demonyo. Sapagkat walang taong mabuti ang hindi tatanggap ng mabuti. Walang taong matino ang magtatakwil sa kabutihan. Dahil demonyo lang ang magtatakwil sa kabutihan at papanig sa kasamaan. Kaya nga, pag-ingatan po natin, pag-ingatan natin ang ating mga sarili dahil ang demonyo ay nagiging buhay at totoo sa pag-uugali at ipinapakita ng tao. Kaya't para panigan ang kabutihan at malabanan ang kasamaan, tatlong bagay ang pwede nating gawin. Una, sa halip na kumontra, sumuporta. Paalala lang po, ang dapat sinusuportahan at susuportahan ay walang iba kundi ang kabutihan, hindi ang kasamaan. Pero may mga pagkakataon na kahit mabuti, kinukontra. Kaya nga, ang tawag natin ay kontrabida. Huwag puro kontra, sumuporta. At ang tanging kukontrahin, ang kasamaan. At ang susuportahan, ang kabutihan. Kung naging masama na, kontrahin. Kung hindi na nakakabuti, kontrahin. Pero kung may mabuting nadudulot at magandang nailalabas, suportahan. Ang pwede nating magawa sa halip na kumontra, sumuporta. Pangalawa, sa halip na maging negatibo, maging positibo. Dahil nabubuhay ang demonyo sa taong ang pag-iisip, pananalita at mga ginagawa ay negatibo. Yung puro na lang reklamo at angal, hindi na marunong masyahan at makontento. Yung puro masasamang salita ang lumalabas sa bibig at isip. Ang tawag natin sa mga yan, nega. Nega ang tawag sa taong ito. Kaya labanan ang kanegahan, maging positibo at tapat sa kabutihan. Maging positibo at tapatan ang kabutihan. Pangatlo, sa halip na wasakin, ayusin. Walang ibang layunin ang demonyo, kundi ang manira. Kaya nga, ang salitang diablo ay galing sa salitang diabolos. Nang ibig sabihin ay to divide o to cause division. Sa Ingles, ibig sabihin slanderer o sa Tagalog, maninirang puri. Ito po yung nais ng demonyo. Ang manira ng anumang buo. Kaya gawain ng demonyo ang manira. Manira ng pamilya, manira ng relasyon, manira ng buhay,
at manira ng kabuhayan. Kaya anumang maninira o taong sumisira, ang tawag natin Diablo. Totoo po, mga kapatid, ang demonyo. At maaring nasa paligid natin ito. O kaya naman, baka nasa isip at puso ng tao. Pero, ano man ang itawag natin, kontrabida, nega, o diablo, kayang-kaya nating labanan ito basta't papanigan ang kabutihan at si Kristo lang ang kakampihan. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon kay Kristong lumulupig sa lahat ng kasamaan. Lumapit tayo sa Ama nang may pananalig, dala ang ating idinadalanging mithiin. Ating sambitin sa bawat panalangin, mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay ng tapat na pagsaksi sa mga tamang pinahalagahan sa buhay upang makatulong na ibangon ang nalugmok na sandaigdigan. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita ng hayagan sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang hindi hayagang impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga may sakit at may karamdaman naway makatanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Si Kristo lang ang ating kakampi sa buhay. Kaya't ilapit natin sa Kanya ang ating mga pansariling kahilingan at mga ipinaglalaban. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Makapangyarihang Ama, habang itinataas namin ang aming mga panalangin, pinasasalamatan ka namin sa iyong anak na lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil at trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno,
alak katinapay sa tanan ay magbibing kay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming iaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong iniyahabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagdiligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mahapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa pilay ay nagpalakad at napiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang,
ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus, nasaren mo, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oo, Jesus, nasaren mo, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at usa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sanay pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y puborihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sanay pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Tayong lahat ay tinipon.
isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananali kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Sa Padre Hesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, niluluwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,